engkanto, multo, tik-tik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito, lalo na sa ating narrator, Kabalyero ng Mindanao, at ibabahagi ko naman ang aking handog na kwento para sa araw na ito na tunay na karanasan ng kaibigan ng aking ama. Itago nyo na lang ako sa palayaw kong Adolfo. Taong 1965, edad 5 anyos nang parehong mamayapa ang aking mga magulang dahil sa disgrasya. Matapos ang masalimuot na karanasan na yon, ay isinama ako ng nag-iisa kong tiyahin sa lugar nila sa probinsya ng Mindanao. Bukid ang lugar, malayo sa pamayanan at malalayo ang mga kapitbahay. Tipong maglalakad ka pa ng ilang minuto bago ang sunod na bahay. Sobrang tahimik ng lugar lalo pat walang kuryente, wala kang ibang matatanaw, kundi halos mga punong kahoy. Kahit nga sa bahay nila Tia Rosa, sa tuwing uupo ako sa may bintana at pinagmamasdan ang sikat ng buwan, puro talahib lang ang aking nakikita. Mga dahong sumasayaw dahil sa ihip ng hangin na nasisinagan ng liwanag ng buwan. Sinamahan pa ng mga umaawit na insekto sa paligid. Kaya naman kung minsan nakakalungkot dahil nakakaalala sa aking mga mapait na nakaraan. Alam mo Adolfo, kapag nalulungkot ka, nalulungkot din ako. Naalala mo naman ang mga magulang mo. Huwag ka nang malungkot dahil nandito naman ako. Masaya akong nandito ka at aalagaan kita tulad ng pag-aalaga ng mga magulang mo. Salamat po, Tia Rosa. O sige na, isarado mo na ang bintana dahil gabi na. Ang mga tao rito anak, maagang nagsasara ng mga pintuan at bintana. Ganun po ba, Tia? Kay ganda kasi pagmasdan ng buwan at yun o, mga dahon na nasisikatan ng liwanag. Parang sumasayaw sila. Pero bakit naman po maaga silang nagsasara? Isarado mo muna yan anak at ikay aking kukwentuhan. Dito nagsimulang magkwento ang aking tiyahin. Inakala ko pa nga noon na tinatakot niya lang ako kasi bata nga lang ako nung time na yon. Ayon sa kanya, noong unang panahon nakakatakot daw ang lugar nila na yon. Hindi dahil sa mga rebelde kundi gabi-gabi silang ginagambala ng mga aswang na nasa ibabaw ng bundok naninirahan. Kaya ang mga tao roon maagang natutulog. Kapag dumidilim na, hindi na pinapalabas ng bahay ang mga bata sa takot na baka maulit ang mga pangyayari noon na talaga namang nakakagimbal. Kung hindi hayop, mga bata at sanggol ang sunod-sunod na nawawala sa lugar na tinatangay di umano ng mga aswang. Hindi lang sanggol dahil may mga malalaking tao ring dinagit ng aswang at kinain ang katawan sa gubat. Kaya ang ibang taga-sityo, ayon kay Tia, minabuti na lang nalisanin ang lugar sa takot na baka pati sila ay mabiktima ng mga aswang. Pero ang iba, kagaya nila Tia Rosa, dahil noong panahon may protection naman daw ang kanyang mga magulang, sa kabila ng mga nararanasang panggagambala, panggugulo at pang-aatake ng mga aswang, pinili nilang manirahan doon dahil nandoon ang pamumuhay nila. At hindi nila kayang basta na lang iwan ang lupang ipinamana pa ng mga ninuno. Pero nagbago ang lahat simula nung may dumating na isang albularyo at mga kasamahan nito na matindi ang kaalaman sa pakikipagkumbate espiritual at pakikipaglaban sa mga aswang. Sila ang mga albularyo na binansagan nila Tia Rosa at ng mga residente sa sitio na mga albularyong pumapatay ng mga aswang. Natigil ang pananalasa ng mga nilalang, lalo na nang mahuli ang isang kasapi nito at maparusahan ng kamatayan ng albularyo. Nalaman nilang isang aswang na nagmula sa pamilyang halos lahat ng ninuno ay puro mga aswang.
Ang kamatayan na yon ay nagsilbing babala sa iba pang kauri nito. Naitigil na ang pamiminsala sa mga tao at sa mga hayop sa sitio o kahit saang lugar. Siguro'y natakot ang mga kasaping aswang dahil sa ginawa ng mga albularyo nang makita ang kasamahan nitong nakabitin sa isang puno na wala ng buhay. Kaya bigla na lang natigil ang panggagambala at pananalasa ng mga nilalang. Simula noon ay tumahimik ang sitio. Ngunit sa kabila ng kapayapaan ay nakasanayan na ng mga tao na sa tuwing babalot na ang dilim sa kapaligiran ay hindi na lumalabas ng bahay. Pero sa paglipas ng panahon, naging mapayapa na talaga ang lugar nila, Sir Alex. Nadama ko rin naman sa aking pagdating dito. Malaya naman akong nakakagala sa labas ng bahay namin noon at sa mga kapitbahay kahit medyo may kalayuan ito. At nakakapaglaro rin naman kami ng aking kaibigan kahit na madilim na. Pero hindi ko makakalimutan ng laging bilin nila Tia na huwag lalabas ng bakuran kung kami maglalaro. Hindi rin kasi malalaman kung hanggang kailan mananahimik ang mga aswang. Akala ko pa nga tinatakot lang kami ni Tia Rosa. Pero nagbago ang lahat yun nang maranasan ko na talaga. Kami mismo ni Tia at ng mga kapitbahay namin ang nakasaksi sa mga nakakagimbal na pangyayari. Tungkol naman po sa albularyo na tawagin na lang natin sa pangalang Anghel. Simula nung bumalik ang kapayapaan sa lugar ayon kay Tia, ay umalis din ito sa kadahilan ng aniya marami siyang misyon na dapat gawin. At isa pa, hindi na raw babalik ang mga aswang. Pinaaral ako ni Tia, itinaguyod sa kabila ng kahirapan sa buhay makapagtapos lang ng pag-aaral. Elementarya ako unang mangyari itong karanasan namin na talaga namang kahit matagal ng panahon ang nakaraan, Sir Alex, ay sariwa pa rin sa aking alaala. Mga pangyayari na nagpabago sa aking mga paniniwala. Kung hindi ako nagkakamali, grade 4 o grade 5 na ako nang mangyari ito at tandang-tanda ko pa kung paano ito nagsimula. Sa lugar na yon, may isang tao na dating naninirahan doon at bumalik. At sa pagbalik niya, may kasama siyang pari at ilang kasamahan nito sa simbahan. Nagtayo sila ng maliit na parokya at nagtulong-tulong ang lahat hanggang sa matapos ito. Simula nung magkaroon ng simbahan sa lugar, doon na nagsisimba ang mga tao. Sa lugar kasi na yon, kinakailangan mo pang bumiyahe ng mahigit isang oras papunta sa baryo kasama na ang mahabang lakaran kung saan merong kapilya. Kaya laking tuwa ng mga tao sa sitio nang magkaroon ng maliit na simbahan sa lugar. Pero kung may natuwa, meron din namang tila nagalit sa pagtatayo ng simbahan na ito. Ayon sa pagkukwento ng aking tiyahin, itong mga taong ito ay kilala sa lugar na nagmumula sa pamilyang aswang. Mga kadugo ng dating aswang na nakainkwentro at pinatay ng albularyong si Anghel. Katunayan, isa sa miyembro ay aswang na kinatatakutan din ng mga tao sa lugar. Na buong pag-aakala ng mga ito, nagbago na ang taong yon. Pero siguro na trigger din dahil sa ginawa ng isang residente. Isang beses, noong nagsimba kami ni Tia, matapos ang misa ay nagsiuwian na ang mga tao. Ang iba, papatayo pa lang at naglalakad palabas. Habang kami ni Tia, ay hindi muna tumayo sa kinauupuan. Konti lang ang nagsimba noon kasi nga, o konti pa lang naman ang mga taong naninirahan sa sitio at hindi pa alam ng ibang tagabundok na meron ng simbahan doon. Noong halos wala ng tao, nang igala ko ang aking paningin sa likuran, napansin ko ang isang lalaking tingin ko ay nasa mga 60 ang edad na matikas ang pangangatawan. Pumasok siya sa simbahan at umupo sa gitna. Malaki siyang tao at macho talaga, Sir Alex, kahit may edad na. Nakaharap ito sa pari at ganun din ang pari sa kanya na may halong pagtataka kasi nga tapos naman na ang simba noon. Idagdag mo pa ang timpla ng mukha nito na akala mo kakain ng tao. Sobrang sama ng titig
na kung nakakamatay lang ito ay kanina pang bumulagta ang pare. Yung titig niya, yun bang parang hindi niya ako nakita sa harap? Kasi nga, nasa harap kami noon. Doon lang talaga siya nakafocus sa pare. Tumititig ng walang kurap-kurap kaya pati kami, pati kasamahan ng pare sa loob ay nagtataka na rin. Ako naman ay kinalabit ko si Tia Rosa na nakayuko pa noon at tinuro ko ang matanda na nangingitim ang mukha at namumula ang mata. Nang makita niya ang lalaki, dali-dali niyang tinapos ang kanyang dasal, pagkatapos ay tumayo at hinila ako palabas ng simbahan. Hindi niya sinabi ang dahilan sa umpisa, basta lumabas na lang kami noon at naghintay sa unahan habang pinagmamasdan kung ano ang pakay nung matanda sa loob ng simbahan. Titig na titig ang tiyahin ko sa loob. Nang akin siyang tinatanong ay hindi niya sinabi ang dahilan sa umpisa. Ang sabi niya lang sa akin, dito lang muna maghintay sandali dahil may titignan lang siya. Ako na may pinagmasdan ko na rin ang pakay nung matanda sa loob ng simbahan kasi tinitignan ko ang mukha ni Tia na talagang halos hindi rin siya kumukurap at seryosong nakatingin sa loob ng simbahan kung kaya nagtataka din talaga ako. Makikita kasi mula sa labas ang loob ng simbahan dahil yung kalahati ng dingding ay bukas lang. Ilang sandali pa, lumapit ang pari sa matanda kung saan ito nakaupo. Kasama ang isang kasamahan sa simbahan para siguro kausapin. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang tumayo ang matanda na yun at bahagyang napaatras, sabay kumpas sa kamay na parabang pinapalayo niya ang pari. Ikinagulat namin ang sunod na ginawa ng matanda, sapagkat bigla na lang itong dumura sa harap ng pari. Pagkatapos ay walang kung ano-anong lumabas ng simbahan. Nang nasa labas na, narinig namin ang sinabi nitong umalis kayo sa lugar na ito dahil hindi kayo nararapat dito. Matapos ang eksena na yon, umalis na ang matanda at mabilis itong naglakad. Nang makasigurong wala na, bumalik kami sa simbahan at kinausap ang pari. Yung ibang nakakita rin, bumalik din sila at nakiusyoso. Sinabi nila sa pare ang tungkol sa pagkatao ng matanda na ang pangalan ay Felmo, na isa di umanong aswang. Nang malaman ng pare, sabi niya, kausapin daw ng mga tao ang matandang yon na kung nais nito na humingi ng tulong ay bukas ang simbahan, bukas silang mga alagad ng Diyos para tulungan siya sa kanyang sakit na nananalaytay sa dugo. Ngunit sinabihan din siya nila Tia Rosa na lahat silang mga residente ay takot sa pamilyang yon kasi nga dating kilala na mga mangtas na aswang sa lugar na pinaniniwala ang pumapatay at tumatangay sa mga nawawalang residente noon. Dagdag nila, ang nais daw siguro mangyari ng matanda ay lisan ng pare at alisin ang simbahan sa lugar pagkat ayaw siguro ng mga pamilyang yon na may simbahan doon dahil mga kampon sila ng kadiliman. Sa narinig ng pare, napailing na lamang ito at ang nasagot niya, walang sino mang alagad ng dilim ang makakapigil sa kanilang mabuting hangarin na mailaganap ang mga salita ng Diyos. Pabirong wika pa nito, hindi naman daw sila nang aapak ng aswang kundi ang magbahagi lang ng mga mabuting balita. Natural, kapag kampon ng kadiliman ay masasaktan daw talaga. Matapos ang pag-uusap na yon, bumalik na ang pari sa simbahan at iba pang nakiusyoso. Kami naman ni Tia, nagsimula ng baybayin ang daan pauwi sa amin. Pagdating sa bahay, tanong ako ng tanong kay Tia kasi tungkol sa aswang yung pinag-uusapan nila na yung tao palang nagngangalang Felmo ay isang aswang. Nagkwento naman ang tiyahin ko. Ayon sa kanya, hindi pabor si Felmo na magkaroon ng simbahan sa lugar kaya ito nagalit. Nalaman ko mula sa bibig niya na ang tao pala na yun ay isa sa kinatatakutan ng mga residente sa sitio noon sapagkat aswang din ito. Akala ko nga sir, ang mga aswang ay takot sa simbahan. Hindi pala dahil kung totoo man ang sabi nila Tia tungkol sa matandang si Felmo na isa itong aswang, bakit siya nakakapasok ng simbahan?
Ang sagot naman ni Tia Rosa, nakakapasok daw talaga ng simbahan ang mga aswang. Pero sa aking naobserba sir, hindi hinayaan ng matandang si Felmo na makalapit ang pari sa kanya kasi nga, bigla itong tumayo at dumura pa bago makalapit, tapos lumabas. Tinampay niya pa ang kamay na para bang ayaw niyang lumapit sa kanya yung pari talaga. Siguro'y takot na takot siya kasi nga, ang mga pari ay alagad ng Diyos. Simula nang magkaroon ng simbahan sa aming sitio, nararamdaman ng mga tao ang pagbalik ng mga aswang sa pamamagitan ng pagpaparamdam. Tuwing gabi, maging kami nakakarinig ng mga yabag sa paligid ng bahay namin. Ganon din sa mga kapitbahay na maririnig ko tuwing mag-uusap sila nila Tia Rosa. Nakakatakot lang dahil sabi nila bumabalik na daw ang mga aswang. Kaya simula noon ay maaga palang sinasarado na namin ang mga bintana, mga pintuan at maaga na rin kaming natutulog. Hanggang sa isang gabi noon, siguro mga alas 9 pasado pa lang, bigla kaming nakarinig ng paghiyaw ng tao sa labas. Nagulat kami ni Tia kung kaya binuksan namin ang bintana. Habang pinagmamasdan ang kalsadang puno ng talahib ang bawat gilid, mga dahong nasisinagan ng buwan, wala naman kaming nakita. Akala pa nga namin, guni-guni lang namin ni Tia Rosa. Ngunit ilang sandali pa ay natigilan ako nang ituro ni Tia ang bahagi kung saan may mga tanim na tanglad. Merong pumipiglas-piglas doon na akala pa namin sa umpisa ay mga aso lang na nag-aaway. Ilang beses ko pang kinusot ang aking mata upang maaninag ko ng ayos. Hanggang sa bigla na lang itong sumigaw na parang binubusalan ang bunganga. Do'y napagtanto naming tao pala yun na pumipiglas-piglas na parang hinahawakan at sinasakal pa tapos kinakagat ng isang nilalang. Ilang sandali pa ay gano na lang ang paggagulat namin ni Tia Rosa dahil may napakalaking itim na ibon ang bigla na lang lumipad palayo galing doon sa mga halaman. Hindi ako pwedeng magkamali, isang ibon na halos sinlaki na ng tao at may malaking pakpak ang aming nakita na malapaniki. Dinig na dinig pa namin ang malakas na pagaspas nito habang lumilipad palayo. Sa aking pagkagulat ay napasabi ako ng katagang aswang na agad din namang tinakpan ni Tia Rosa ang aking bunganga. Kasunod nun ay agad niyang sinarado ang bintana at mga pintuan ng bahay namin. Sa sobrang takot ay naririnig ko ang lakas ng kabog ng aking dibdib dahil sa nakita. Makikita rin sa mata ni Tia Rosa ang takot at pagkagulat. Napasinghap na lamang ito sa tabi habang nakatitig sa akin. Tia, aswang ba yun? Agad niya akong inakap, sinagot at sinabing huwag maingay. Huwag magbanggit ng katagang aswang dahil kahit pabulong ay maririnig umano nila yun. Malakas daw ang pandinig ng mga aswang lalo na sa gabi. At kapag binabanggit daw ang kanilang pangalan ay para mo raw silang hinahamon. At kapag nagkataon ay pwede raw kaming pasukin sa loob ng aming bahay lalo pat wala kaming sapat na pangdepensa. Mas lalo akong natakot nun Sir Alex na kahit paghinga ay pigil upang hindi makalikha ng ingay sa takot na baka marinig ako ng aswang. Na ng mga sandaling yun ay nararamdaman na naming may yabag sa labas at gumagaralgal ang hingal. Sa puntong yun ay agad nang nagtungo ang aking tiyahin sa kusina. Nagdikdik ng bawang pagkatapos ay nilagay sa mga bintana at pintuan. Labis ang pasalamat ko dahil di nagtagal ay nawala ang yabag at hingal sa labas. Palatandaan, sabi ni Tia, na umalis na ang aswang dahil sa amoy ng bawang. Pagpasok namin sa kwarto, naglabas ang tiyahin ko ng buntot pagi bilang paghahanda raw sa kung anumang mangyari. Nang gabi na yun, magkatabi kaming natulog sa papag ng kwarto na amoy bawang. Iniis namin ni Tia kesa naman pasukin kami at malapa pa ng aswang.
Pinapatulog na niya ako noon ngunit hindi talaga ako makatulog sa sobrang takot. Inaalala ko ang aming kaligtasan at kung ano na kaya yung nangyari sa isang taong inatake sa labas. Madaling araw na akong dinalaw ng antok kaya naman pagkagising sa umaga, tirik na ang araw. Na kung hindi pa dahil sa ingay ng mga kapitbahay ay hindi ako magigising. Wala na si Tia sa aking tabi at nakita ko na lamang ang hawak niyang buntot pagi kagabi na nasa ibabaw ng kanyang unan. Pagsilip ko sa bintana, nandoon na pala si Tia Rosa sa labas sa nag-uumpukang mga kapitbahay sa may mga tanim na tanglad kung saan namin nakita ang aswang na may dinudumog na tao. Mas lalo akong kinabahan at nagimbal nang ako'y lumapit doon. Sa mga ganong eksena, alam ko sa sarili kong ayaw akong palapitin ni Tia pero dala ng curiosidad ay lumapit ako doon. Huli na niyang nalaman na nandoon ako sa tabi ng taong kapitbahay namin na tagaunahan na wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito at halos maputol ang leeg. Ang ilang bituka ay nagkalat sa lupa tapos nawawala ang ibang parte ng lamang loob. Isa ako sa mga tinatanong nun kung nakita ko rin ba ang pangyayari. Sinabi ko sa kanila na oo at dalawa kami ni Tia Rosa ang nakakita sa bintana. Ang lalaking pinatay Sir Alex, miyembro ng pamilyang nagdala ng pari sa lugar. Nang dahil doon, natakot ang mga tao dahil nagsimula na namang manalasa ang mga aswang. Nauulit na naman ang mga pangyayari noong panahon, kaya naghanda ang bawat isa. Wala silang ibang pinagdududahan noon kundi ang mga bantog na aswang sa tuktok na galit sa pari at sa mga miyembro ng pamilyang nagtayo ng simbahan sa lugar. Sunod-sunod ang pang-aataking ginawa ng aswang. Kung hindi alagang kalabaw o mga hayop, mga tao ang binabagat at tinatakot. May mga nagsasabi pa noon na may mga aswang daw na namamataang nakapatong sa bubong mismo ng simbahan tuwing gabi. Parang ginawa raw nila itong tambayan bago sumalakay sa mga taong napapadaan. Nang dahil sa lubhang pag-aalala, may isang residente ang nagmagandang loob at sinabi sa mga kasityo na siya'y babiyahi upang pupuntahan ang dating albularyo na ilang taong lumuklok sa lugar na yun upang matigil ang pananalasa ng aswang. Kaya ang magkakapitbahay, nag-ambag-ambag upang makapagbigay ng konting tulong pamasahe ng isang residente na yun na nakakaalam kung saan matatagpuan ang albularyo. Bago ito makabalik, ilang tao pa ang inatake sa lugar kasama na yung isang kasamahan ng pari sa simbahan. Pinatay talaga yon, pero ang pari ay hindi magawang lapitan o saktan ng aswang. Sobrang nakakapanlumo ng kwento dahil yung kasama ng pari ay pinatay ng dalawang aswang sa harap mismo ng pari. Sa sobrang pag-aalala ng mga tao, ang iba ay nagsimula ng lumikas. Pati nga kami noon ay halos aalis na rin. Hanggang sa dumating ang albularyo na may mga kasama. Palihim ang pagdating ng mga ito na maging karamihan sa mga taong residente ay hindi alam yun. Gumawa sila ng paraan para tugisin ang mga aswang. Ang ibang kasamahan ng albularyo nagsilbing patibong upang mahuli ang mga nilalang na pumapatay ng mga tao sa lugar. Lumalabas sila gabi-gabi, gumagala sa buong sitio upang akitin ang aswang. Nalaman nilang sa bubong ito ng simbahan nagpupuesto, kaya doon sila nagsimula at gabi-gabing nag-aabang hanggang sa natsyempohan na nga nila ang isang aswang na minsang nagdura sa harap ng pari. Ang tagpo na yon, nasaksihan mismo ng mga kaibigan nila Tia Rosa na ang bahay ay malapit sa simbahan. Sapagkat bago isinagawa ng albularyo ang kanilang balak, ay nagpaalam sila sa mga bahay-bahay doon. Noong palakad-lakad na sa gitna ng dilim ang kasamahan ng albularyo upang akitin ang aswang na nasa bubong ng simbahan, agad itong lumipad sa himpapawid sabay huni ng nakakatakot na angil. Pagkatapos ay bumulusok, papunta sa direksyon ng kasamahan ng albularyo.
Kitang-kita ng kaibigan ni Tia Rosa ang buong pangyayari ng gabi na yon, buhat ng maliwanag ang buwan. Isang ibon na kasing laki na ng tao ang lumilipad sa himpapawid bago ito bumulusok sa kanyang planong biktima. Base sa mga kwento, kaparehong kapareho sa aswang na nakita namin ni Tia Rosa sa tapat ng aming bahay. Walang kamalay-malay ang aswang na yon, na siya lang pala ang pinaghahandaan ng albularyo at ng mga kasamahan nito na nagkukubli lang sa mga puno. Habang bumubulusok ang aswang ay nakahanda naman ang albularyo at bago tuluyang makababa, parang may ginawa ito ayon sa kaibigan ni Tia Rosa na nanunood. Dahil bago makababa ang aswang papunta sa kanyang biktima, nagmistula itong lupaypay na diretsyong bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay nangisay at sobrang nanghina. Agad na nila itong nilapitan. Pagkatapos ay iginapos nila ang nilalang gamit ang lubid. Lalapit pa sana yung mag-asawa na kaibigan ni Tia Rosa, ngunit pinabalik sila ng albularyo. Base sa kwento ng mga ito, kitang-kita nila ang aswang na mayroong malapaniking pakpak na nangingisay sa lupa. May ginawa umano ang albularyo dahil bigla na lang nag-anyong tao pero hindi nakilala kasi nga pinabalik daw sila sa loob ng kanilang bahay sa kadahilanan na baka meron pang kasama ang aswang. Kaya agad naman silang bumalik at nang makapasok na, agad daw pinatay ng albularyo at mga kasama nito ang sulo na hawak nila. Kaya ang mga sumunod na nangyari, hindi na nila nakita dahil tanging liwanag na lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Di nagtagal, narinig nila ang boses ng isang matanda na nagsasabing nandudoon sa tuktok. Hindi nila masabi kung ano ang ibig sabihin pero parang tinuturo raw nito ang kota nila at mga kasama. Matapos nun, lumapit ang albularyo at nagpaalam. Hindi na nila alam ang mga sumunod na nangyari. Basta nakita na lang nilang naglalakad ang apat katao kabilang ang albularyo. Hila-hila ang nakagapos at lupaypay na aswang sa lupa. Matapos nun ay, bigla na lang naglaho ang manggagamot at mga kasamahan nito sa sityo. Hindi alam ng mga tao kung saan nila dinala ang aswang basta. Simula nung umalis ang mga ito sa lugar na wala na rin ang presensya ng mga nilalang. Matapos nun, bumalik ang kapayapaan kaya naman masaya ang lahat ng tao at nagsibalikan na rin ang ibang residente na minsang lumisan. Bumalik ang sigla ng munting pamayanan. Palatandaan na wala na ang sakop ng dilim. Sa huling bahagi ng kwento kung kailan, ilang buwan na ang nakalipas noon. May nakapagsabi kina Tia Rosa na iyong kota raw ng mga aswang sa bundok ay wala na. Sinunog daw ang mga kubo roon at may natagpo ang hukay na pinaniniwala ang pinaglibingan ng mga aswang. Maraming nakita roon na mga bagay na palatandaan na galing sa mga taong biniktima. Siguro ang ibang batang nawawala, doon daw dinadala at kinakatay ng mga aswang. Kaya ganun na lang ang kasiyahang nadama ng mga residente dahil nangibabaw ang kapayapaan sa lugar. Tuluyang naglaho ang mga aswang. Mga sakop ng dilim na paniwala namin. Inubos ng albularyong pumapatay ng aswang. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang, ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. Sweet.
So yun na po ang kwento ni Sir Caballero, no? Karanasan ng kaibigan ng kanyang tatay kumpare, mga kaibigan ko, no? So grabe, nakakatakot yung karanasan nila sa sityo na yon. Muntik na nilang lisanin noon dahil sa pananalasa ng aswang, no? Grabe ang mga aswang doon, tao talaga yung mga binibiktima. So mabuti na lang meron ding kakilalang ano, no? Albularyo na talaga namang matindi ang kaalaman kung paano manghuli o magpabagsak ng aswang. Kasi imagine nyo, no? Bumubulusok pa lang daw yung aswang. Siguro tinigal po, no? Kasi hindi pa man nakakaano sa lupa. Lumupay-pay daw. Parang tabanog daw na nawalan ng tali. Kaya ayun, nabagsak sa lupa at bigla na lang nangisay. Grabe yung kaalaman ng albularyo na yun, no? Tapos yung kota daw ng mga aswang sa bundok, nawala. Parang sinunog daw yung mga barong-barong doon. Sinunog kaya sila, mga kaibigan, no? Or umalis lang talaga doon. Tsaka ano kayang ginawa ng albularyo, no? Bigla na lang daw naglaho yun sila. Tapos naglaho rin yung lahat ng mga aswang. Maring inubos talaga nila, no? Pinag-siguro kung ano man ang ginawa para matigil na yung kasamaan. Pero ito na may base lang po sa aking opinion. Kayo, ano ang opinion nyo? I-comment nyo lang po sa ating comment section. At syempre sa mga commentators natin, last update na nag-comment, no? Sa ating mga upload or pinaka-latest na video upload. Binabati natin unang-una si Archie Pardillo, no? Grabe ang tawa nila dito sa kwento ni Sir Loloy Mindanao, no? Yung dalawang Becky na napadpad sa baryo ng aswang. Pakinggan nyo yan, guys. Oh, nakakatawa yan. Kay Jolina, no? Kay Hazel Fiesta, kay Shies Taniego, kay Christy Harm ng Germany, Anika Mishka, Regan Pabilyaran, ayan, kay user lang nakalagay R, kay Shaki Ansaore, ayan, grabe daw ang tawa nila, guys, no? Kay Arlene Kulsbesa, kay German Marasigan, kay Evelyn Bunganay, ayan, grabe daw talaga ang tawa nila sa kwento ni Sir Loloy. Kay Gisabel Caliboso, ayan, kay Ditoy Basarte, kay Jericho Bolotano, kay Rose Olalia, kay Nimuel Joshua Magdaong, kay Jonathan Barba, Alison Upaon. Eto, nandito si Alison Upaon, siya po ang sinder, mga kaibigan. No? I-comment nyo siya, no? Kay Leslie Leslie, kay Sirk Morales, kay Samantha Cruz. Last but not the least, kay Edward Diaz. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po, mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.